Ito? Diri ah. Welcome back mga ka-adventure sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Another day, another adventure. This is 15 minutes of harvest at paglasap ng napakasarap na pagkain. Tara, samahan nyo kami. Let's go! Thank you Lord sa napakasarap na biyaya at sa guidance sa pagsisip. At bless you sa ating susunod na adventure. Maraming salamat. To God be the glory. And God bless us all. Trivia mga ka-adventure, anong pinakamayamang bansa sa buong mundo? Ang pamamana ay isang mahirap pero nakaka-enjoy na uri ng paghahanap buhay dahil sinusubukan mong pigilan ang iyong hininga habang in-aim ang iyong target at moving target ito, especially kapag ka mga pelagic, kaya hindi ito basta-basta. Kaya dapat bilang Spiro ay inaalam natin ang mga basic na dapat gawin sa paghahanap ng target, pagtira, at ang pagsisid. Isang pinakamainam na paraan paano ma-preserve ang laman ng isda kapag bagong huli ay pinapadugo po ito. Sinasaksak ng kutsilyo sa puno ng hasang nito nang lumabas yung dugo para hindi sumama sa laman. Waho at kingmak ang pelagic na uri na isa sa pinakamasarap tirahin mga ka-adventure, gawa nga ng hindi ito pumupunta sa reef para isabit yung ating shooting line. Kalahati hanggang pinakaibabaw na parte ng tubig lang ang nilalangoyan nito at kailangan lang talaga ay maging asintado at asintahing mabuti para maganda ang pagkakatama, dahil kapag ka tinamaan sa tiyan ay napakataas din ang chance na makawala ito at mapulit ang katawan, dahil ito ay isa rin sa mga powerful na uri ng mga isda. Lahat ng mga Spiro ay may kanya-kanyang pamamaraan ng pag-hunt. Merong pag-ambush, merong dive bomb, kagaya nitong usual kong ginagawa, especially kapag ka kingmak or talakitok ang aking target. At ginagawa ko ang ambush kapag ka may wall spot naman. Iisang spot ko lang tinitira ang kingmak mga ka-adventure sa pagitan ng dalawang fins sa taas at baba, kasi nandyan yung pinakamatibay niyang part at hindi madaling mapunit yung katawan ng tangiki. Para walang sagabal sa pag-hunt at hindi matakot yung mga bait fish pag dala-dala ang isda, ay syempre isi-secure agad natin yan dito sa bangka. Sobrang active pa rin ang mga bait fish, dalagang bukid na bilog, kaya continue tayo sa pag-hunt dahil sa paligid may mga kingmak lang yan. Kaya nagsagawa tayo ng panibagong pagsisid dahil may natanaw na naman tayong kingmak na dumaan. Hindi ko po alam kung paano nang attract yung ibang mga Spiro natin kapag kingmak ang target, pero ang usual ko pong ginagawa
ay dinadive bomb at pinapantayan yung kanya pong lalim, at bago chine-chase pa forward na lang sa ganun ay hindi tayo masyadong malaki at threat tignan. At usually po ang tangigi ay curious naman yan, kaya after mga ilang segundo na pagsulod mo sa kanya eh nag-slow down yan at tipong parang babalik eh. Kaya dun natin sinasagawa ang pagpira. Secured na ang ating ikatlong isda at pinakamalaking king mac for today. Umaabot sa 30 species ang mga mackerel, mga ka-adventure, at kabila na nga dito ang king mac at ang mga alumahan na kung tawagin is long jaw mackerel, at yung lanhuan na amoy pating na kung tawagin is double line mackerel naman. Sobrang active ng mga baitfish maaga sa umaga at late naman sa hapon, mga ka-adventure, at dapat kung kailan tayo nakahuli ng mga classifications ng isda na marami nung time na yun ay ganun din dapat ang sitwasyon the next time na babalikan natin sila. Kunwari kapag kwarto yung buwan, dapat kwarto mo rin siya babalikan, or kapag full moon, mga 3 days after full moon or 3 days yung pag new moon, para nang sa ganun is yun ang iyong magiging basihan at palatandaan kung gaano ka-active at gaano ka-accurate yung galaw ng mga isda, para nang sa ganun is mas efficient yung pag-hunt at syempre hindi sayang sa effort, lalo na kapag malayo yung spot na pupuntahan. Ang pinaka-safe na part paano i-secure ang king mac, mga ka-adventure, is yung buntot. And after mong ma-secure sa buntot, bago mo na hawakan sa hasang, patagos sa kabilang hasang. Huwag mong gagawin na mula sa hasang palabas sa bibig, dahil napakatalas po ng mga ngipin ng king mac ng parating barakuda. Pangalima! Ready na for another dive and last dive of the day, at pinakahuling isda na rin ang ating nahuli. Talakitok naman this time, at kung mapapansin ninyo, mga ka-adventure,
na hindi po magkapareha yung isdang aking titirahin at yung isdang nasa harapan ng ating camera. Itong nasa harapan ng ating camera po is pag lumaki, Golden Trevally. Samantalang itong nasa harap natin ay Kawayanon or Yellowtail Trevally. Shout out pala kay Brother Uzi Alima ng Lurup Spearfishing. Kasama siyempre si Reeve at Palawan Spiro during aming Dayo and Native Channel and Maki Spearfishing TV. At syempre ang ating biday hindi yan magpapahuli. Abala na naman siya sa paghahanda ng masasarap na putahe na, na ihahain para sa amin. At pangbalik lakas sa maghapong pamana. Kaya shoutout kay Chairman sa aking tatay na napaka-supportive sa lahat ng mga bagay na amin pong ginagawa. Adventure mula dito doon at kahit anong mga activity, always on the go yan siya. Especially yung kanyang pagiging abala sa isla bilang isang Chairman ay gamit na gamit din yan. At syempre, after maghanda, ay ang masarap na kain na naman. Kaya tara, samahan nyo kami pagkatapos ng preparation ay kakain naman tayo. Let's go! Sumpay sa hanggang house. Sa ako niya. So, ang kagaya. Mare lang ko sila. At ang mga adventure, let's go! Ara sila gawa na. Tagkinila ulit tayo. May pamagkapagwan eh. Talag-talag po tayo, hindi nakatikim ng kinilaw ulit na King Mac. Ngayon na lang. Tara! Kinilaw at kiniwil. Marami tayo, marami para... Kaya dahil isa ito. Marami makatanggap ng blessing. Yun, yun. Tara! Let's go! Tayo! Makiboy, ilaw eh. Wala ka ng kinilaw, Makiboy. Ayan, Jeff, shout out. Shout out sa mga mga tropa. Tignan lang to sila. Nakatakap lagi niya. Minsan na dyan yung tangigig kinilaw na kinilaw. Ayun nga, minsan. Hindi ka mo, pinunti. Magmagahe kayo. Huwag mga kabecho. Rami kayo. Umok na? Yung mabasa? Umok to. Umok on to? Kanan na yung mga pag- Thank you Lord sa napakasarap na biyaya at sa guidance sa pagsisit. Apilon ka ng kuhan, kare. At bless you sa ating susunod na adventure.
Maraming salamat. To God be the glory. And God bless us all. Thank you for watching, mga ka-adventure. Ito ang pinaka-best memories na aking nagawa during pamamana, na within almost 30 minutes time ay nakalimang king makako, mga ka-adventure.